Sa buhay, bawat isa ay may pinapahalagahan. Ngunit paano kung ang pagbuo ng pangarap ay may kapalit na kabiguan? Isang ina na nagmahal sa kanyang anak. O sinong mananagot niyan? Isang anak na nagmahal ng lubos. Binigay ko po sa kanya lahat. Lahat-lahat po. Tapos ginanto niya po ako. Bakit hindi mo ngayon iharap sa aking lalaking yun? Pinagsabihan na kita! Hindi pa siya masyadong handa. Saka yung nanay niya, masyado kasi talakere. Paano kung ang kanyang minamahal ay mahal ng iba? Nalaman ko na may iba pang babae. Nakita ko sila doon. Ngunit darating ang bagong pag-ibig na magbibigay ng bagong pag-asa sa kanya. Ikaw, huwag ka nang dadayo dito kundi babangasan kita. Hindi niya alam yung sakit na nararamdaman ko. Pag-ibig. Masakit akin, nanay ako eh. Sakripisyo. Hindi man kita mabuntil, kaya kitang suportan. Saan ka dapat lumugar? Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! Gising na mga kapatid, isang issue na naman ang ating harapin. Kaya sugod na! Naku, marami niyan mamaya. Ingat-ingat lang. Sana nga magkapatid. Sausawa na! Mga kapatid, tara na! Ano ang nangunguna sa umaga? Ano ang sigaw ng bayan? Ano ang number one? Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang barangay hall on air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly! Isang magandang umaga, mga sausawera at sausawera. Samahan nyo kami para sa isa na namang napapanahong issue na sigurado akong maraming nanay ang makakarelate. Pero bago natin puntahan ang issue, kilalanin muna natin ang special co-host ngayong umaga, Arnel Ignacio! Angeli. Kamusta kapatid? Mabuti naman. Oh, kaya naman ako tuwan-tuwa dahil dati, punesto ko rito bilang sausawero. Ngayon, ako ang taga-tanong ng kanilang mga boto para sa ating botohan. Yan. Gusto mo ba malaman kung ano pag-uusapan natin today? Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Eto na, dahil isang ina nga ang nanggagalaite dahil ang kanyang anak na babae ay binuntis at iniwan na lang daw na parang bula ng isang lalaki. At si lalaki naman, agad-agad, may bago ng jowa. Oh my God! Ganon! Ano ito, Arnel? Kayanin nyo kaya ang mga sausawera natin? Kakayanin kaya nila ito? Ano, kakayanin nyo ba ito? Kaya daw, kaya. Yay! Gumanon lang. B1 at B2, kayo ba ready na sa issue? At para bigyan ng mga kapakipakinabang payo ang ating mga bisita, kasama pa rin natin si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida, ang ating mahal na trio taga-payo. At dahil nga isang napapanahong issue ang ating pag-uusapan ngayong umaga, may special tayong sausawera na may bago na naman pelikula. At bagay na bagay siya dito sa issue natin ngayon. From comedy to drama and now to singing at dancing, Chuck, box office hit performance na naman ang handog ng ating award-winning guest mula sa pagkakimi at Dora. Ngayon naman ay makikilala natin siya bilang ulirang ina na si Rosie Polatan sa comedy musical movie na I Doobie Doobie Doo. Heto na po sila! Our very special sausawera for the day, Miss Eugene Domingo! Woo! Okay!
Gaganon ka ba? Hindi daw pwede. Oh, ayala. Ba? Ready na ako. Excited ako. Pangarap ko talagang mag-yes dito sa face-to-face. Gusto ko nga magpa-picture. Picture mo nga ako. Pa-picture daw. Picture mo daw siya. Yan, pag gano'n, sasama yung face-to-face. Masali. Isama mo yun. Wait, teka, sama ako. Sama ako. Instagram. Alin na yan, yan, yan. Picture. Picture. Okay, thank you, thank you. O, pwede na tayo. Pwede na kami magsimula. Magsisimula na tayo. Okay lang sa'yo. Sige, sige. Excited ako eh. Excited din kami. Nakasama ka namin. Thank you. Lalong-lalo na may movie pa today. May bago kang movie. Oh, tama yung sinabi mo na ang role ko nga sa I Do Be Do Be Do ay isang ulirang ina. Wow. Na ang inaasahan ko sana doon bilang ina ay matulungan ako ng panganay ko. Pero? Nang buntis. Ay! Alaka! Imbis na makatulong sa amin. Bagay na bagay sa iyo ang kwento natin today. Kaya nga hinihintay ko na yung mga makasawsaw na ako eh. Go, go, go! Sa Luzon, Visayas, Mindanao, Uge! Face to face na! Face to face na! Face to face na! Nahuli ako. Bilang isang nanay, ngit-ngit na ngit-ngit, at siya nga raw ang higit na apektado sa sinapit ng kanyang dalaga. Dalaga binuntis na nga, iniwan pa. Ano ba ang kwento? Alamin na natin kay Edita Del Mundo. Pasok! Face to face! Face to face! Wow! Hello po, Aling Edita. Wow, si Aling Edita nakataras. Taras po. Kamusta po? Mabuti. Pero balita namin, hindi kayo masyadong mabuti. Dahil sa ikukwento nyo sa amin ngayong umaga, ilan po ang anak ninyo? Lima po. Lima po ang anak ninyo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pang-ilan yung anak? Pang-apat po. Yung pang-apat yung anak. Ilan taon na po siya ngayon? 19. Ano po ang pangalan niya? Mayra. Usapan natin si Mayra. Opo. Ano po ang problema? Eh, nabuntisan ho siya ng boyfriend niya. Boyfriend niya? Opo. Nagsama sila sa bahay namin. Gano'n na sila katagal na nagsasama sa bahay ninyo? Tagal mga po, mga apat na... Apat na taon. So kung 19 siya ngayon, ibig sabihin, 15 years old pa lang, nagsasama na sila sa bahay ninyo? Sus, Mariose. Kay Aga? Teka po, tanungin ko po, yung lalaki po, ang pangalan niya? Michael. Si Michael, ilan taon na po siya? Mga 20 plus. Mga 20 plus. So, si Mayra ay 15 noon, tapos si Michael mga ilan taon? Mga 17, ganyan. Nagpatuloy naman siya na pag-aaral, kahit na magkasama sila sa inyo. Oo po, nag-aaral siya. Pero pumista po siya nung may nagsabi sa akin na gano'n na raw. Pumistap na siya. Nung gano'n, ano na yung gano'n na raw? Buntis. Pero umabot ng 4 na taon bago na buntis. Nagsama sila. Nagsama sila. Doon nagsasama po ba sila itong si Michael eh, nagtatrabaho? Or... Walang trabaho ang Michael. Eh, sino bumubuhay sa kanila habang nakatira sila? Ako lang ang nagtatrabaho sa bahay. Ang taray-taray. Swerte-swerte naman to si Michael, ano? Eh, pwede ko bang malaman, paano nyo ba pinagsasabihan yung anak ninyo? Ayan. Example po. I-muestra nyo. Sige pa. Kunyari po si Arnel yung anak ninyo. Oo. Isa, dalawa, tatlong atak yan eh. Yung una siguro, yung pangaral na medyo malumanay. Malumanay pa. Pangalawa, medyo galit ka na ng slide. Na may mura. Pangatlo, may pagbabanta. May binabato ka na nun. Tama. Kayo may armas. Ay tinakot ng inyong anak. Bakit kayo napapayag ng ganun-ganun na lang? Ano ba? Paano ba? Sabi ko, Mayra, bata ka pa, mag-aral ka muna, magtapos ka muna. Eh, mahal ko si Michael eh. Kung mahal mong isang lalaki, sa pagsabihan mo yung lalaki, napatapusin ka. Ay, gusto ko na hindi po ba pinagsabihan? Yung animal print yung damit nyo, ganun. Tapos, relax na relax lang kayo. Bata ka pa. Pagsabihan mo si Michael. Ang sinabi mo kasi, na hindi ako makikinig. Sandali! Sabi mo yung une. Yung una, di ba, yung malumanay? Una pa lang. Yung pangalawa na. Pangalawa, paano na? Pangalawa, sige, pangalawa. Gusto mo talaga tatlo pang pagsasabi? Eh, sige, di ba? Yung pangalawa pong, nung sinabihan niyo ulit pangalawang beses, paano na pong astan niyo? Matagalan,
ganun pa rin ang sitwasyon, nagtatagpo na nagtatagpo, kako, ang pag-aaral, hindi na nag-aaral, eh para ano pa, o sige, kung talagang mag-asawa na kayo, sige, mag-asawa na kayo. Sa inyo pala nang galing. Eh, nabubuisit na ako eh. Alam nyo po, pe, ganyan talaga ang mga bata. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo, pero po, yung para payagan ninyo na tumira sila sa iisang bubong sa ganong edad, hindi po talaga tama yun. Kasi syempre, ang mga bata, hindi pa nila alam talaga ang tama sa mali. Dahil yung anak ko po, ayaw ko rin mahiwalay sa akin. Yun ang hinihintay ko eh. Natatakot din si nanay. Mahiwalay sa kanya. Na imbis na pumunta sa ibang lugar, ay, dito na lang kayo sa bahay. Oh, sama mo yung lalaki rito. Tama, nung nakikita ko kayo. Doon ka nagkamali, nay. Yun na nga po ang sinasabi po namin na pwede naman po sila mag-boyfriend at mag-girlfriend. Hindi naman natin pinagbabawal yon. Ngayon po, ang tanong ko, nung malaman ninyong buntis si Myra, ano po ang pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin ni Myra, paano yan, Myra, na wala na yung buntis ka na? Sabi niya, wala na yan, dito na to mama. Dito na ito, mama, wala na ako, wala tayong choice ko, hindi, tanggapin ko na lang niyo ako. Sabi ko, ay na ako, natural, tanggapin kita, dahil kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, yung lalaki mo, ngayon, nasaan na? Ayun na, nasaan na nga ba si Michael? Ano nangyari? Ewan, lumayas. Tapos, no, mga ilang buwan nakita ko, may kasama na babae. Ayun! Ano ba yan, Michael? Ano ba yan? Ay, nakog! Eto, diretsahang tanong, gaano katotoong inupakan ninyo ang bagong girlfriend ni Michael? Dalawa silang inupakan ko nung nakita ko. Umuwi ako, hinatid ko yung binili kong barbecue sa bahay, inuwi ko. Nila ko yung anak ko, ayan, makita, para makita mo yung lalaki mo, ayun, may kasamang babae. Ano ngayon ang ginawa ni Myra nung nakita niya, yung dalawa? Sinabunutan ni Myra yung babae, sinabunutan ko rin, sinapok ko si Michael. O de, nagkarambulan na, nagsabunutan na, nagupakan na. Ano po nangyari pagkatapos? Ayun, biglang nawala sila sa akin, tumakbo na sila. Ah, nagsipagtakbo yung dalawa. Simula noon, nakita niyo ba ulit si Michael? Nakausap ba ulit siya ni Myra? Hindi na. Okay, eto na. Siya nga ba ang dahilan kung bakit iniwan ni Michael si Myra? Alam kaya niya ang sitwasyon ni Myra? Kausapin na natin si Myka Kulaser, pasok! Okay, diretso ang tanong, Myka, alam mo bang may girlfriend si Michael na buntis nang maging kayo? Hindi po. Hindi mo alam. Hindi raw alam ni Myka na nakabuntis ang boyfriend niyang si Michael. Makikilala na natin si Michael maya-maya lang sa pagbabalik ng... Ate, mag-isip ka. Nakita mo na, oh, ang picture, di ba? O, oh, isa ka pa ba? Isa ka pa? Kaya talagang dapat lang bugbugin si Michael siguro. Huwag ka munang ano. Huwag lang ano, ganun. Huwag ano lang ganun. Na... Oh, okay, okay. Bigla nga raw siyang sinabunutan ni Aling Edita at ni Myra at hindi niya alam na buntis si Myra. So, ano nangyari? De, sinabunutan ka bigla ni... Sino man sumabunot siya? Si Myra. Napansin mo ba agad na buntis siya? Hindi po. Hindi. Kasi pumataba po siya. Ah, okay. O, tapos ano nangyari? Sinabunutan ka niya. Tapos siya naman... Sumunod po, sinabunutan din po ako. Ano ngayon ang pag-uusap niyo ni Michael pagkatapos? Sinabi niya na po sa akin yung totoo. Kinausap niya na po ako na... Tinatanong ko sa kanya kung sino si Myra. Sabi niya, ex niya daw yun. Ex, bakit ano yung, ba't ginawa nila sa akin yung wala akong ginagawa? Hindi ko nga sila kilala eh. Tapos bigla niya sagot sa akin, ano, pinaglalaban nila na buntis pa si Myra. Sabi ko, buntis pala, di mo sinabi sa akin. Tapos sabi niya sa akin, hindi niya daw pananog si Myra, pero yung bata, kayang-kaya niya na daw. Kahit yung bata na lang daw po. Kahit yung bata na lang. Ito bang si Michael ngayon nakasama mo palagi? Kayo ba yung nagsasama? Hindi po. Hindi naman? O, wag naman ha? Wag. Ito, diretso ang tanong. Kayo ba ni Michael, eh, nagsapin-sapin na?
Sigurado ka sa sinasabi mong yan? Opo, wala pa talaga. O kung ganon, kung totoo nga yan, edi mabuti. Ikaw ba sa palagay mo, ano ang lamang mo kay Myra at pinili ka ni Michael? Siguro po ano, mabait po. Sobrang bait ko po sa kanya eh. Bukod po sa kanya. Ano ba sinabi niya? Bakit? Paano ba si Myra sa kanya? Po, ang pinainisan ni Michael, yung nanay niya tsaka yung kapatid. At siya pa nainis sa nanay? Po, siya na nga nakikitira. Talakera po kasi yan eh, sabi ni Michael. Masyado daw maingay. Tapos pati si Myra din? Opo. Yun din ang reklamo niya. So parang ang sinasabi niya, hindi niya kayang maging pamilya sila, pero yung bata, plano niyang suportahan, ganun ba yun? Opo. Sinabi na ba niya kay Myra yon? Hindi pa po sila nag-uusap eh. Simula nung nagkagulo kayo noon, hindi pa sila nag-uusap. Nung nagkagulong yun, kailan ba yun nangyari? July 22 po. July 22, nung nangyari yon. Okay, kailan nung naging kayo ni Michael? June 10 po. June 10. Pero alam ko, gigil na ang ating mga sawsawera! Ay, naka! Itong lito siya. Babalik tayo dun sa teenage pregnancy eh, di ba? Ilan taong ka na ba? 19 po. Isa pa tong teenager, mm-hmm. Di ba? Kami naniniwala na wala pa nga kayong, sabi mo nga, ay sapin-sapin. Oo, wala pa raw nangyayaring sapin-sapin. Ngayon, ako ay ayon din sa sinabi mo, mag-isip-isip ka. Dahil hindi natin kailangan pa ng isa pang teenage pregnancy dito. Ate, mag-isip ka. Nakita mo na, oh, ang picture, di ba? O, oh, isa ka pa ba? Isa ka pa? Kaya talagang dapat lang bugbugin si Michael siguro. Huwag ka munang ano. Walang ganon. Oh, okay. Ito naman tatanungin natin si Doktora. Doktora, ito ay teenage pregnancy. Mga kaka 19 years old. Siyempre, yung pag-iisip niya talagang murang-mura pa. Tapos magkakaroon sila ng sarili nilang anak. Ano ba ang epekto nito sa isang 19-year-old? Unang-una, no, medyo nagtataka rin ako dahil kasi parang lumalabas dito na ang concern lang ay si Aling Edita. Aling Edita, saan po nandun ang asawa niyo? Aling Edita, nasaan po ang asawa niyo? Ang tatay nitong mga batang to? Ang tatay ni Mariadet ay nasa kabilang bahay. Yung tunay kong asawa ay patay na. Alam ba niya nangyayari? Siguro. Ay, hindi pa kayo nag-uusap simula na malaman yung buntis si Myra. Wala ba siyang pakialam sa oo suporta? Wala siya. Wala siyang alam. Communication. So since nakikita natin na parang ganito, may posibilidad na hindi nakita ni Myra yung kung ano ang talagang picture na isang pamilya. Kasi ho, meron pong pamamaraan na kahit hindi po kayo kailangan magmura, kahit hindi kayo kailangan magalit, pero ang bata, kung binibigyan nyo ng tamang disiplina, hindi gagawa ng mga ganyang bagay at sasabihin na natin kayo ay susundin. Kasi unang-una, kinonsinte, nandun yung pangungonsinte. Kasi alam mo, ating napakahirap ng yung negative effects ng tinatawag nating teenage pregnancy. Ang daming kaakibat na sobrang psychological at the same time, yung physiological effect, malaki. Hindi lang sa kanya, pati dun sa bata. Kasi nakikita na ito, oh, ang gulo-gulo pa lang. 3 months pa lang inasa dyan, ang gulo-gulo na ng sitwasyon sa labas. So napakalaki na epekto. Ay, maraming salamat, Doktora. Alamin na natin ngayon kung ano ba ang unang hatol ng ating mga sawsawero at sawsawera, kapatid Narnel! Alam mo, sa takbo ng usapan, dalawang issues na lumalabas. Yung iba sa ating mga magbobotohans, si Aling Edita daw ay konsentidora. Sa isang banda naman, ang sinasabi, ito namang si Maika, hindi man lang nagbusisi kung ang kanya syosyotain lalaki, may sablay o may responsibilidad na iwan. So ito na, magbobotohans na tayo. Narinig nyo na ang dalawang panig. Okay, ready na ba kayong bumoto? Okay, go! Ako baka mas maraming kasama yung pula, si Maika. So, kapatid na Arnel, lamang. Lamang ang pula. Ay, ano masasabi mo? Tandaan nyo, ako medyo sumasang-ayon sa kanila, pero pagka tumingin na si Mami Edita, baka tayo ang bigwasan. Kaya ako, hindi na ako magbibigay ng opinion. Okay, maraming salamat sa ating mga sawsawera at sawsawera. Maika, nagkita na ba kayo ni Myra ng personal bukod sa nung
panahon na sinabunutan ka niya. Hindi pa po. Hindi pa kayo nakikita muli. Eto na! Magfa-face to face ng dalawang babae sa buhay ni Michael! Dahil nandito na si Myra Del Mundo! Pasok! Myra, wag. Upo ka. Myra, buntik. Bakit may ginawa ko? Hindi mo yung sama ko. Hoy, di ba kami hindi kayo nagkita? Kung bakit? Hiwalay na kayo. Kahit hindi kami hiwalay ito. Hoy, hiwalay na kayo. Inura kita. Kapag nag-uusap silang dalawa, aalamin natin may ano ba talaga ang mga nangyari between Michael and Myra? Ano ba talaga ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? Anong mangyayari ngayon? Alamin natin yan sa pagbabalik na... ayaw nyo daw makinig sa kanya, kaya pumayag na lang siya na doon na lang matumira si Michael. Tama ba yun? Ano mo po siyang magagawa kahit ano po eh? Sino walang magagawa? Si Mama po. Bakit wala siyang magagawa? Kasi wala naman po kami ginagawang masama. Wala pa ba tayong pruweba? Ace Tristan D. I am from Cagayan de Oro City po. Enjoy po kami ng family namin dahil marami kami natututunan. Tapos ang mama ko ay naa-addict na rin sa face-to-face. Bago siya pumasok sa work ay nanonood muna siya. Ang ganda talaga ng show niyo, ating Jelly. Face-to-face! Sina Myra at Myka. Eto, marami tayong tanong kay Myra. Myra, unang-una sa lahat, ilang buwan ka na? 3 months. Ibig sabihin, nung June na conceive ang anak mo, kung 3 months ka ngayon, malamang-lamang mga June or last week of May, ganyan. Kailan ba kayo naghiwalay ni Michael? Actually po, hindi po hiwalay talaga. Kasi... May 15, sinabi kong delay ako ng 5 days. Nung sinabi ko sa kanyang delay ako, parang napatingin ako sa kanya, nag-iisip-isip siya. Tapos kinabukasan, di ko na siya nakita. Ang tanong ko sa'yo, bago nangyari yun, nung sinabi mong delayed ka, may problema na bang nagaganap sa inyo ni Michael? Wala naman po. So normal? Ang ayos-ayos nga po na ang pagkasabi ko sa kanya. Tapos nung naghiwalay kayo nung gabing yon, hindi na siya bumalik, ganon? Hindi na po. Ni Anin, wala po ako nakita. Tawag? Wala po. Tinatawagan ko po siya. Wala. Wala, hindi siya sumasagot. Wala po, hindi. Tapos po wala kang nabalitaan. Wala na po. Hanggang nung makita ng nanay mo. Opo. Ang tanong ko naman sa iyo, nagsimula kayong magsama nung 15 years old ka pa lang. Actually po, kokorek ko lang po 'yung sinabi ng mama ko. Oh, sige. 15 years old po ako. Bali, dumadalaw-padalaw po siya ng bahay. Doon po siya natulog. Ang akala po ng nanay ko, naglilipin po kami. Ilang taon na ba ito si Michael? Magte-20 na po. So pareho lang ang edad ninyo. Tapos paano nangyaring doon na siya nakatira? Ano po, noon madalas na po siya doon. Tingin po na nanay ko doon na po nakatira. Ayaw nyo daw makinig sa kanya, kaya pumayag na lang siya na doon na lang matumira si Michael. Tama ba yun? Ano man po siyang magagawa kahit ano po eh. Sino walang magagawa? Si Mama po. Bakit wala siyang magagawa? Kasi wala naman po kami ginagawang masama eh. Wala pa ba tayong pruweba? Ma'am, wait lang po. Ma'am, wait lang po daw. 18 years old po ako nung may nangyari sa amin. 18 years old ka? 18 years old po ako. Nung may nangyari sa inyo? Opo. Kaya wala po kayong masasabi kung 15 years old po. Wala kaming masasabi. Okay! Eto ba nung hindi kayo nakita ni Michael? Siyempre, nawala siya parang bula. Huli kayo nakita, May 15. Opo. Naging sila June 10. Tapos nung nahuli nyo, July 22, nung nakita mo sila nung araw na yon. Namay ko po siya ng dalawa. Oo nga, nabalitaan nga namin, sinabunutan mo siya. O pagkatapos nung nagkapag-usap ba kayo ni Michael? Hindi. Ba't ko kakausapin? Nakapala mo kanya, kakausapin ko pa siya. Dito kami mag-arap. Ba't yan, anakit? Kasalanan nyo yun. O kasalanan. Bakit talaga? Insecure ka pa rin. Hindi ako insecure. Maganda ako sa'yo. Maganda ka, mas maganda ako sa'yo.
maganda ako sa'yo. Teka. Alam ko. Payat ka lang. Kahit buntis ako, maganda ako sa'yo. Maganda ka lang. Kasi alam mo yan, maganda ako. O, diba? Namumukha ko sa mukha mo, haba ng baba mo. Pangat ang mukha mo. Maganda ako. Alam niyo pareho kayong maganda, by the way. Maganda nga kayo, pero napaikot kayo ni Michael. Ano ba itsura nitong si Michael? Sige nga! Huwa po ba ito si Michael? Sino ba kamukha ni Michael? May artista ba siyang kamukha? Ano mo po? Hawig? Ano ba, matangkad ba ito si Michael? Maliit lang. Maliit ha? Lang po. Maliit si Michael. Kamukhawig po ni Ninyo Mulak. Kahawig ni Ninyo Mulak. Diba? O, kamukha niya si Ninyo Mulak. Teka muna. Kasi si Ugedon parang ang tahitahimik. Hindi ko kinakaya. Ikaw ba meron kang gustong itanong kay Myra? Oo eh, Myra. Nag-aaral ka pa. Hindi ka na nag-aaral ngayon. Kailan ka tumigil sa pag-aaral? Tapos po ako ng high school. Natapos mo yung high school? Okay, sabi niya kasi kanina, 18 na po kami nung may nangyari sa amin. 18 na po ako nung may nangyari sa amin. Oo, 18 na po ikaw nung may nangyari. Talaga bang sa palagay mo tama yon na may mangyari sa inyo dahil 18 na? Yes po, kami nakainom nun eh. Ayun, nakainom. Huwag ka nang maging makasarili eh. Hindi na lang basta ikaw yan eh. May laman na yung tiyan mo, may buhay na dyan. Ayan na. Isipin mo na ang kinabukasan ng nasa loob niyan. Ayan na. Pinasok mo na yan eh, hindi mo na yan malalabasan. Okay. So, balikan natin si Michael. Nakamukha ni Ninyo Mulak. Bakit nga ba siya naglaho parang bula nang malaman niyang buntis na si Myra? At bakit kaya agad-agad din niyang ipinagpalit si Myra kay Mika? Kilalanin na natin siyang kanina pa natin pinag-uusapan. Michael Hipolito, paso! Please, please! Myra! Ay! Sige na, upo ka na. Ayos ah. Bakit? Ako lang ba yung lalaki mo? Bakit? Bakit? Ako lang ba ang lalaki mo? Ano yun? Ma'am, kasi sa 4 years namin, hindi naman kami talagang totally nag-ano eh. Bali yung meron po sa cellphone niya. O ba sa cellphone mo? Ano? Hindi ko lang alam yun. Hindi ko alam kung meron kong umahan sa'yo. Ako lang ba ang aalamin natin kung bakit nga ba niya sinabi yun? May iba pa ba? Aalamin natin yan sa pagbabalik ng Bakit ako naiiyak? Hindi man ako kasama rito. Nakakaiyak talaga eh. Hindi, kasi tatay rin ako eh. And mahirap talagang magpalaki ng anak. Yung requirements, walang break. Please think of that child inside you. Huwag kang maging makasarili. Ateng Jelly de Belen would like to thank the following. Glamour 15th Avenue, Bambi Fuentes, Velo, Rain Nail Art, Salon de Manila, Folded and Hung. Hans Mortel would like to thank Dr. Ariel Recto de Barus. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, Lasap Gata Mix, tamang timpla sa pang-araw-araw na gatang ulam, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Ito ang tunay na masarap, Select Soy Sauce, kaya toyo pa lang, ulam na, ito ang bilhin. Para sa ahit guwapo, Vantage Razors, mabibili na sa mga suking tindahan nationwide. Vantage Razors, alas sa talas. Cowboy Grill since 1994. Live bands, great food, unique experience. Makahulugan ang sinabi ni Michael kay Myra na bakit? Ako lang ba ang lalaki mo? Bakit mo nasabi yun, Michael? May kasi iba po, pa ba? Meron pa po. May naging karelasyon po siya. May naging karelasyon siya. Kailan? Kasi hindi naman po yung 4 years na nagbe-break din po kami. Bali, pagka nagsasama ulit kami, dinuduktong na lang po namin yun. Naging
Kasi meron po sa cellphone niya. Sa cellphone niya, meron po lalaking nagte-text sa kanya. Baka kasi nung nag-break kayo. Oo. Tapos, dahil din po doon, nag-break kami. Ah, dahil doon nag-break kayo. Pero ang sinasabi natin, kasi parang ang dating sa amin, nung sinabi mo, bakit ako lang ba ang lalaki? Bakit nagdududa ba? Nagdududa ka ba na sa'yo yung bata na yan? Nagdududa din po ako. Bakit ka nagdududa? Sabi mo nagdududa ka? Bakit sa cellphone niya? Nakakabutis na ba ngayon ang text? Nasabi po na ano, hi Myra, kamusta ka na? Ganun. Punta ka naman dito. Sino yung nag-text? Nakakamusta lang? Meron ka ng pagdududa? Nakakinala po kasi yan. O, ganito. Bakit hindi? Alam ko ba na sa bahay ka lang? Eto na, nung sinabi niya sa'yo, nabuntis siya. Bigla kang nawala. Anong nangyari? Kaya ko palagutan. Ano? Kasi po yung magulo po kasi isip ko na yun. Tapos, pagkangalo sa buhay po, gusto ko po maging binata, ganun. Gusto ko po kasi mag-enjoy-enjoy sa buhay. Then, nangyari, magulo ang isip mo, na pag-isip-isip mong ano, hindi mo gusto pang magkaroon ng pamilya. Dahil din po di sa nanay niya. Dahil sa nanay niya, bakit? Anong ginawa ng nanay niya? Ibang hindi pa kayo nanay niya pag nasa ano kami, sa bahay. Ano, paano ba siya? Amo! Pinatira kita sa bahay, tinanggap kita, ganun-ganun. Ganun sabi mo? Tuloy mo. Nagdadabog ka nga pag doon ako nag-i-stay na sa bahay. Natural magpagsabihan kita, maghanap ka ng trabaho. O anong gusto mo, pangalakan? Hindi ba ako naghahanap ng Pero mukhang okay naman kayong dalawa. Bago ni mo nalaman na buntis siya, parang wala naman kayong problema, sabi niya. Problema? Bakit wala naman talaga ikaw na gumagawa ng problema? Ang problema, sabi mo sa akin. Bakit sa cellphone, hindi ka ba nagagalaw? Kapag ka, ano? Lagi ka nasa yung cellphone ko, sabihin mong ano? Alam mo, para pakiramdam ko. Kapag ka, nagiinuman tayo. Alam mo, pakiramdam ko, kasi gumagawa na lang to ng dahilan to si Michael eh. Nararamdaman ko sa aking puso, sa pag-uusap natin to, parang gumagawa siya ng dahilan para bigyan ng ano, ng tamang dahilan ng kanyang pag-alis. Michael, diretsahang tanong. Alam mong sa'yo ang bata? Alam ko po, sabi naman niya. Alam mo, sabi niya. Ibig sabihin, tanggap mo na sa'yo yung bata. Tama ba ako? Opo. Pero yung bata, anong plano mo sa bata? Susustentuhan ko na lang po yung bata. Total laki naman po yung bata. Total iyo. Okay. Eto, mainit na mainit pa. Ayon sa aming research, Myra, balita namin ay may bago ka na rin. Alam mo ba yon, Michael? Hindi po. Kung ayaw daw ni Michael pangatawanan ang ginawa niya kay Myra, siya na lang! Bakit kaya at sino ba siya sa buhay ni Myra? Kilala rin na natin si Michelle Mitch Rodriguez. Pasok! Freeze! 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 Ay! Oy! Di ba ano ba nakain mo? Okay, diretsahang tanong. Michelle, diretsahang tanong. Bakit mo sinabi sa research na ikaw na ang aako sa responsibilidad ni Michael kay Myra? Magkababata po kami ni Myra. Nagkwento si Myra sa akin na nabuntis siya nito. Siyempre, isipin ko na ano yung kakainin yan? Pag lumabas yan, naglilipa naman siya. Tapos, bigla na lang iiwan, nawala. At nagulat na lang kami, may kasama ng babae. Eto na ang tanong ko. Ay, gusto ko pala dyan. Hindi ko nga alam yun eh. Kayo na raw ni Myra ang nagli-live-in ngayon, tama ba? Opo. Eto lang gusto ko linawin, ano? Siyempre, eto ngayon si Myra, medyo masela ng kondisyon. Naghahanap siyempre siya ng katuwang, di ba? Iniwan siya ni Michael. Hindi kaya, Myra, naghahanap ka lang ng kasama? At mananagot sa anak mo. Hindi po kasi nauna. Kasi baka mamaya, si Mitch, umaasang nagmamahalan talaga kayo. Loob ko sa kanya. Kasi po, ganda po ng pinapakita niya. Tapos? Ano po, maganda po yung pinapakita niya sa akin. Tapos, ano po, alaga niya po ako.
Yung hinahanap ko po dyan, sa kanya ko po nakita. Kaya po nakulog rin po loob ko. Kasi inisip mo ka mamaya, Mitch, naaawa ka lang sa sitwasyon ngayon ni Myra. Hindi po, simula pa po nung pagkabata namin, tinutulungan ko na po siya. So simula noon, may gusto ka na talaga sa kanya. Po, meron na po. Tapos nung umalis si Michael, eto na ang pagkakataon. Hindi naman po ko yung nananamanta lang. Akin lang eh, simula nung ano, alam niya naman po. Alam naman niya, ever since. Opo. Ang akin lang eh, kung ayaw niya. Okay lang. Okay lang, at least hindi dito. Magkaibigan naman kayo. Opo. Oh, uge, bakit ganyan ang mukha mo? Anyare. Hirap na rin siya. Patong na to, diba? Patong-patong na, no? Oo. Sa akin lang, naisip ko dito sa itong ating mga teenager na, patingin nga muna ng mukha nitong si Michael. Nakatali. Michael, warap na kayo, Uge. Ay, napakagwapo. Diyos ko naman, napakagwapo naman pala. Pisngihin. Oo, pisngihin. Michael. Michael. Harapin mo naman ang ginawa mo. Panalagutan ko lang po yung anak ko eh. Panagutan mo dahil buhay yan. Ang sa akin lang, simulan ninyo ng tama, ngayon na nandyan na yan. Kung minamahal ka niya, kung totoong nagmamahal lang kayo, mag-focus na lang kayo sa pagmamahal. Huwag na sa sabunutan o sa bayolente. Nararamdaman ng anak mo yan, makinig ka naman. Ayan na! Ang ating sausawerang si Uge talaga naman nakikiusap ng masinsinan. Okay, sa puntong ito ay sadyang kailangan ng ating mga bisita ang personal at pagkalalim-lalim na pakikipag-usap sa ating trio tagapayo, lalong-lalo na kina Myra at Micah dahil pareho silang nahulog sa isang lalaking katulad ni Michael. Trio tagapayo, kayo na ang bahala. Medyo nasaktan mo. Oo, si ang babae. Myra, sa paglayo mo, dapat matutunan mong kilalanin mo. Kung naiintindihan nyo na ganyan yung mga pangyayari, siguro mother, mas dapat iba yung tuto. Sa tingin mo ba ay magiging maganda ang takbo ng relasyon mo? Hindi mo pa tinapos yung isang relasyon eh. Papasok ka naman sa isang relasyon. Tumakbo ka sa isang responsibilidad, papasok ka naman sa isang responsibilidad. Ano kaya na pag-usapan ng ating trio tagapayo kasama ang ating mga bisita ngayon? Attorney? Sa kalagayan ni Michael Lateng, ay maliwanag naman na kikilalanin niya na siya ang ama ng dinadala nitong si Myra. Pero gayunpaman, gusto kong ako mismo marinig ko sa bibig ni Michael for purposes of documentation, sabi nga eh. Michael, totoo bang kinikilala mo na ikaw ang ama ng dinadala ni Myra? Opo. Ikilalanin ko po yung anak ko sa kanya, pero hindi ko na po siya kayang maging kami pa ulit. Pero so ngayon, at matapos kong marinig yan sa'yo, di simulan mo na ngayon na harapin yung obligasyon mo sa dinadala ni Myra. Sapagkat hindi lamang magsisimula yung obligasyon mo ng pagsuporta sa magiging anak mo sa kaarawan na isisilang na ito. Kahit ngayon na nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, ang batang ito na kinikilala mong iyong anak ay meron ka ng moral obligation sapagkat meron na ngang karapatan yung batang yun eh. Yung sinasabi kong right of the unborn. Ano? So ngayon ay kinakailangan magkatuwang na kayo ni Myra sa kung papaano eka nga sa sinapupunan pa lang ng, ni Myra ay manorture na yung batang yan. Yun lamang. Sa nakikita natin dito, alam nyo, nakakalungkot isipin na ang pinapakita yung medyo loose ang morals. Nakakalungkot. Kaya nga nung nalaman ko na si na i-promote din dito ni Eugene yung I Love You Dubit, kasi nakita ko yung preview eh. Tapos sinabi na isang ulirang ina. Alam nyo, ito alam ko nag-promote ito ng good moral values eh. Kung paano ang isang mabuting ina, hindi mo sasabihin na hindi ako nagkulang.
sana ma-realize nyo yung pagkukulang. Kasi once na ma-realize nyo yung pagkukulang, dun yung malalaman na ito ang nararapat gawin. Anong unang dapat nating isipin dito? Yung pong pagkakamaling nyo nga, na kayo'y nagkaroon ng kinakasama na tatay nga po ni Myra na wala rin palang trabaho nung kanyang kinuha noon. At kaya nga nag-aaway sila dahil wala rin binibigay na ano, kahit ano, eh umulit, no? Na parang ganito nga na wala rin trabaho itong si, ano, si Michael. Eh wag naman po sana umulit sa apo nyo. Kasi kumisa nagiging cycle siya. Kaya tama nga sinabi ng ating sawsawera na si Eugene, pangalagaan mo kung ano yun, nandyan sa loob ng tiyamo. Dahil importanteng-importante. Dahil dun mo papakita kung gano'n mo kamahal ang sarili mo, gano'n mo rin kamahal ang batang nasa tiyan mo. Yun lang po. Pero po akong nakitang isang statement na sinabi ng ating Panginoon na dapat tayo maging mabangis katulad ng leon, maging tuso katulad ng ahas, ngunit maging maamo tulad ng isang tupa. Siguro ganun din ang nakikita ko bilang isang magulang. Na maging mabangis ka, hindi sa... kinakailangan. Oo, hindi maging violente naman, di ba? Ngunit maging matatag ka upang sa padama mo ng pagdisiplina mo ay irespeto ka ng anak mo at katatakutan ka, susunod sa'yo, di ba? At maging tuso ka sa paggamit ng anumang mga kakayahan natin, talento, upang mapasunod siya. Mapasunod siya upang ang anak ay matuto at susunod, di ba? At ngunit, maging maamo rin. Ipadama ang pag-ibig, pagmamahal, because a person, ang tao po ay pag makitang na minamahal mo siya, ay magiging maamo rin siya. Kaya sana ang mga magulang katulad ni Aling Edita upang hindi matulad nito ang kahihinatnan ng buhay nila ay maging ganun din siguro. Dahil gusto ng Panginoon na tayong lahat ay bilang isang pamilya ay magkaroon lang pagmamahal, pagunawaan. Sana naman ay magkaroon tayo ng magandang kahihinatnan at resulta sa ganitong sitwasyon. Salamat po, Father. Siyempre, si Arnel ang ating co-host for today. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga bisita? Medyo sa pinakikita. Teka nga muna, bakit ako naiiyak? Hindi man ako kasama rito. Nakakaiyak talaga eh. Hindi, kasi tatay rin ako eh. And mahirap talagang magpalaki ng anak. Yung requirements, eh walang break. Walang break yan eh. Nasasaktan lang akong pakinggan na sinasabi lagi nung ni Mami na siya eh, okay ako, sige, parang pagod na naman ako. Anong gusto mong gawin, gawin mo na. Walang nag-alala kung ano magiging resulta nang umayaw ka na. Umayaw ka na eh. Kasi ang hirap eh. Masakit, ang hirap siyang tanggihan. Pero kung alam mong masama, katulad nito, dumerbi sa kabila, meron na naman second round. And then, parang free for all. Okay na naman. And then, so ito, impending trouble na naman ito. Sorry, naging emotional ako kasi nakikinig ako dun sa, baka umiiyak na naman kung di man ako may problema. Ganda-ganda ng buhay ko eh. At dahil dyan, hindi ako makakatiis na hindi ako makasali sa susunod na episode. Hindi ka makakatiis. Oo. Hindi ako aalis. Dito ako matutulog. Diyan ka Salamat. Matutulog. At syempre ang ating special sa Osawero. Ano naman ang sa iyo, Uge? Ako, alam mo ang emosyon ko sa loob ng isang oras ba ito? Parang isang linggong emosyon ko na. Natuwa ako, nagalit, naawa, pero ako hindi ako nawawala ng pag-asa sa inyo. Kakaiyak kayo. Tama si Father. May pag-ibig na natumutubo sa iyo. Hindi napapagod ang Panginoon sa iyo. Binigyan ka na naman ng biyaya. Please think of that child inside you. Huwag kang maging makasarili. Huwag nyo niyang ulitin ang pagkakamali. Huwag na kayong magsisihan. Huwag na kayong maging matapang. Hindi nagsasawa ang Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng pagkakataong magkaroon ng pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Maraming salamat, Uge. Alam po namin na kayo ay mag-isang nagtatrabaho
At alam po namin na napapagod po kayo. Pero marami po sa atin ang single parent. Si Arnel po ay single parent. Marami po sa inyo ang ganyan. Bilang magulang, ito po talaga ang obligasyon natin sa ating mga anak. Tayo ay binasbasan ng Diyos ng mga anak. Ito po ay katungkulan natin sa kanila bilang tayo ang kanilang magulang. Ikaw naman, Myra, bilang magiging magulang ka na, katulad ng sinabi ni Uge kanina, na dapat ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Ano ba ang mas importante? Ang kahihiyan mo o ang kinabukasan ng anak mo? Yan ang unahin mong isipin. Dahil hindi habang buhay makapagtatrabaho ang nanay mo para sa inyo. Hindi habang buhay na dapat aasa ka kay Mitch sa ibibigay niya para sa iyo. Dapat ikaw ang gumawa ng sariling diskarte sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. Michael, yung ginawa mong ito kay Myra, sabihin na nating bata ka pa, magulo ang isip mo. Pero ngayon magiging ama ka, hindi mo yan pwedeng takbuhan. Buhay yan. Tao yan. So ang isipin mo ngayon, bago mo isipin ang mga kaligayahan na ninanais mo, ang buhay binata na gusto mong maranasan pa rin, isipin mo muna ang bata sa tiyan ni Myra. Dahil anak mo yan, dugo mo yan. Maika, nakita mo naman ang asta nitong si Michael. Mag-isip-isip ka. Mag-aaral na lang po ako. May pag-cool up po ako sa kanya. Michael, ikaw ba may gusto kang sabihin kay Myra at sa nanay niya? Meron po. Ano yun? Pasensya na rin kung umalis ba ako na walang paalam. Pero pananagutan ko po yung apo nyo. Pero hindi ko na po siya kayang mahalin pa. Kay Myra? Myra po. Sana mapalaki natin ng yung bata, malusog. Saka pasensya na rin. Sorry sa mga nagawa ko. Yun lang po. Myra, sa nakikita natin, parang gusto naman niya talagang maging parte ng buhay ng anak ninyo. Siguro naman pag lumabas na ang baby ninyo, hindi mo naman din ipagdadamot yun sa kanya dahil tatay pa rin siya ng anak mo. 19 ka na. Sinasabi namin kanina na dapat tinuturuan ka ng nanay mo, pero 19 ka na, may sarili ka na ring isip. Ikaw na rin ang magdedesisyon sa buhay mo at sa buhay ng anak mo. Sana naman talagang ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. At sana din yung relasyon mo kay Mitch ay hindi lamang kasi kailangan mo ng kasama sa buhay ngayon. Kailangan mo ng suporta. Buwan-buwan kailangan magpapatingin ka sa doktor para sa anak mo yan. Hanggang sa mga anak ka, kailangan paghahandaan niyo yon. Nanay, kayo po ba ay meron kayong gustong sabihin sa anak ninyo, kay Michael? Si Michael, kung gusto niyang suportahan yung anak niya sa anak ko, nasa sa kanya na yon. Ang masasabi ko lang sa kay Myra, ngayon naranasan na niya kung magpaano magiging isang ina. Ikaw, Myra, ayusin mo na yung buhay mo. Nandito rin ako sa tabi mo, hindi kita pababayaan. Okay, maraming salamat sa ating mga bisita. Salamat sa tiwala ninyo sa amin at idunulong nyo ang inyong kwento. Sana po kay papaano ay nakatulong kami sa inyo. Amin na po tayo, mga kapatid. Anong gintong aral ba ang pwedeng iiwan sa atin ang isyong ito? Tama ang magmahal. Masarap ang magmahal. Pero hindi lang pagmamahal ang batayan ng buhay at kung paano mabuhay sa mundo. Dahil mas ma-enjoy natin ang buhay kung sa bawat bagay na gawin natin ay nasa tamang panahon ito. Dahil ang lahat ng bagay sa mundo ay nagiging maganda ang takbo kung ito ay hinog sa panahon. At kasama dito ang pagmamahal, tamang tao, tamang oras, at dapat ay nasa tamang pag-iisip. Sabi nga sa isang kanta, ang mga bata raw ay marami pang kailangang malaman at maintindihan sa mundo. Tama po ito. Dahil ang mga kabataan ayaw pasakop sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda sa kanila ay kadalasang nasasadlak sa pangyayaring hindi maganda. Para po sa ating face-to-face heart-to-heart thought for the day, ang kahit na anong bagay na hinog sa pilit
kapag iyong kinatas, ito ay magiging mapait. Thank you very much sa pagsama niyo sa amin, mga kapatid. At maraming salamat sa aking co-host ngayong umaga, si Arnel Ignacio! Arnel, uulit ka pa ba? Pinag-isipan ko at dahil na-involve ako, nandito pa rin ako. Nandito ka pa rin! At maraming salamat din sa ating special Sausawera for the day! Thank you, Jelly, Arnel! Thank you, face to face, thank you po! Ay, dubi-dubi-do, sa tamang panahon, hinog na, August 29! Oo, pagmamahal yan sa talentong Pilipino. Tama! August 29, ay dubi-dubi-do. Supportahan po natin yan! Ay dubi-dubi-do! At sino ba kasama mo dito? Makasama ko dito! Naku, walang-wala naman. Wala? Gary Valenciano. Wala! Shasha Padilla. Naku! Ogie Alcacid. Naman! Sam Concepcion. Wow! Pipi Dos Santos. At syempre, ako po. Ako ito pinakamagaling mismo. Kumanta. Oo. Ito ang pinakamagaling kumanta doon, yes, sa lahat. This is written and directed by Chris Martinez under Unital Productions and Studio 5. At meron po kami premiere night sa SM Mega Mall Cinemas 9 and 10, so August 28 at 7 p.m. Manood po kayo doon, kayong lima, sasaya kayo. Thank you very much din, John Herrera, for all my wardrobe. Thank you! Maraming salamat, okay? Good luck sa inyong show! Siyempre po, mga kapatid, maraming salamat sa ating mga sausawero at sausawera dito sa studio! Salamat din sa Dance Squad! KB1 at KB2! Sa ating trio, Tagabayo! At sa lahat ng ating bisita na nagtiwala sa atin para ibahagi ang kanilang mga totoong kwento ng buhay, thank you very much sa ating sausawero at sausawera online, worldwide! At syempre, manood kayo ng Artista Academy tuwing Sabado po yan. At paglinggo, huwag yung kakalimutan ang Game and Go! Ah, yay! Ako po muli ang inyong pambansang kapitan natin, Jelly, na lagi nagpapaalalang ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para sa inyo ito, mga kapatid.